Good morning! Welcome back sa ating lecture room. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin itong malimit na tinatanong ng ating mga subscribers. Ito po bang dried up riverbed? Itong natuyong ilog. Ang tanong po nila is, attorney, pwede po ba itong mapatituluhan? That is the million dollar question. Kasi nga, di ba sa ating mga previous lecture, kapag ikaw yung may-ari ng lupa na nasa tabi ng ilog, ang tawag sa iyo is riparian owner, eh kung may nabuong lupa dyan sa tabi, eh pwede mong i-claim at mapatituluhan. Yan. Because ang sabi ng batas natin sa Article 457 of the Civil Code, kung sino po yung may-ari ng lupa na sa tabi ng ilog at merong formation doon na tinatawag nating accretion, eh siya ang magmay-ari noon, siya ang priority, siya po ang pwedeng magpatitulo noon at magmay-ari noong sobrang lupa, yung excess na nabuo doon. No? So, ang tanong is that itong dried up riverbed, itong yung ilog, no? Eh ang tanong ba nito is that pwede po ba itong mapatituluhan? Eh, na-decide na po yan ng Supreme Court, no? Dito po sa Republic versus Santos, Government Record Number 160453. Na sinabi, diretsahan tayo, sabi ng Supreme Court, hindi po ito pwedeng patituluhan. Bakit? Okay. Ito po ang dahilan, no? So, sabi ng Supreme Court, by law daw, itong accretion, no? Or yung tinatawag nating nabuong lupa, okay? Eh, pagmamay-ari ito nung tao na may-ari ng lupa na nasa tabing ilog. Yan. At tawag sa kanya riparian owner. So, swerte ka kapag ang katabi mo is ilog at may nabuong lupa, eh, ikaw ang priority na mag-apply noon. Hindi pwede mong ibang mag-apply because you are called the riparian owner. Alright. So, ang sabi ng Supreme Court is that, pero pag natuyo na ilog, ba, hindi po yan siya subject sa Commerce of Man because it is not accretion. Hindi siya nabuong lupa. Natuyo nga eh. Iba yung nabuo because of the current or effects of the river. Pero ito natuyo. Hindi po. Sabi ng Supreme Court, pagmamay-ari po yan ng state ng government, no? Na Pilipinas. It is a property of public dominion and hindi ito pwedeng mapa-iyo o kahit kaninong tao maka-apply para makuha ito. Alright? So, clear po tayo sa dried up riverbed. So, ano po ba pala yung accretion na pwedeng patituluhan? Yes, meron po tayo. And, i-discuss ko sa inyo ito ng mabilisan, no? Okay. Sabi nga ng Supreme Court, no? Eh, yung by law, yung accretion nga, yung nabuong lupa, pag may-ari nung tao na may-ari ng lupa sa tabi ng ilog, di ba? Alright. So, in this particular scenario, take note, sinasabi dito, ang accretion dapat gradual at imperceptible, no? Made through the effects of the current of the river. So, ano ibig sabihin niya, no? Gradual. Unti-unti. Yan. Dahan-dahan. Okay. And imperceptible. Hindi nahalata. Dahil sa daloy ng tubig. Ng ilog. Yan. So, ito example, no? Itong nasa ating example dito sa babaw. Dahan-dahan, kita mo the flow of water ng ilog. Dahan-dahan siya. Now, because of that, unti-unti, hindi nalata, nagkakaroon ng land formation. Katulad nito, yan ang land formation niya na example. Now, mind you, para ma-form yung ganyang kalaki na land formation, hindi lang isang taon ha. Hindi lang kay 2 years. Hindi lang kay 3 years. It may take decades, no? Ilang taon yan. Para ma-form lang yung lupa na yan. So, yan pong land formation na yan na because of the effects or the currents of the river na unti-unti, hindi nahalata sa daloy ng tubig ng ilog, yan po ang tinatawag nating accretion. Yan. At itong accretion na ito, pwede pong maging pagmamay-ari ng pribadong individual. Pwede po niyong mapatituluhan ito sa ilalim ng batas. Okay. And so, kung ikaw yung may-ari, let's say, this is your property, ikaw yung riparian owner, gaya ng sabi natin, bah, pwede mo itong i-claim. Ang tawag niyan is riparian claim. At later on,
Tuturuan ko kayo kung paano po magpapatitulo, no, ng isang property na accretion. Anong proseso? Administrative titling ba or judicial titling? Sasagutin ko po 'yan sa next video lecture natin. All right. So, I hope you learned a thing or two dito sa discussion natin, and I hope satisfied na po kayo dito sa inyong nabubuong mga katanungan about sa natuyong ilog. No, 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 hindi po yan siya pwedeng mapatituluhan. Okay? I'll see you again. Guys, next time, i-discuss ko sa inyo kung paano magpatitulo ng totoong accretion, ha? Yung land formation, yung dahan-dahan na nabuo sa tabi ng ilog. Of course, remember, hindi mo mapatituluhan lahat yan. Meron niyang easement, no? Meron siyang burden kasi automatic ang easement niyan kasi magamit for salvage or towing zone ng mga maliliit na bangka, no? Hindi pwedeng angkinin yan lahat. Okay. Pero at least, yung mga areas na pwede mo angkinin, pwede. And papaano? Next video lecture po natin. So stay tuned and I'll see you again next time. Bye-bye.